as welcome the past president of Pasig Realty Board and the president of Green Circle Realty, and syempre ang ating pong pare BFF chairman, no other than Pres Billy Dominguez. Palakpakan po natin. Thank you very much, Chair Arvin, and good morning, Pareb. Ang gusto ko lang itanong, kasing saya ba kayong lahat nung pinakita ni Chairman Arvin, no? Kung natutulog ay parang gusto pa yatang humalakhak, no? Dahil buhay project seller, eh dapat laging masaya. Sabi po nila, mas totoo po yung kasabihan na pag ikaw ay masaya, mas madaling maging successful as compared dun sa become successful, to become, yung akala nila maging successful ka, mas madaling maging masaya. I know, we know, alam natin na marami pong successful na hindi masaya, pero alam po natin, pag ikaw ay masaya, andali po o laki ng possibility na magiging successful ka. So sana, while we are here today, ay lahat ay nakangiti. Diba? Alam ko, kanina pa tayo, nakaupo siguro sa mga bahay natin. Pero dapat sabi natin ay lagi tayong masaya. Happiness is always a choice. Sabi nila, success is getting what you want, but happiness is wanting what we get. So kung ano pong meron tayo ngayon, kung sino tayo ngayon, tanggapin po natin ang buong puso. Magpasalamat tayo sa kalagayan natin ngayon, dahil kahit ano pa yan, it's still a blessing. Ang magising lang po tayo sa bawat umaga, ay isang blessing na, di ba? Sabi nga nila, every gising is a blessing. Dapat po ay tayo mapagpasalamat, dahil alam po natin, gratitude is always the best attitude. Pag tayo po ay mapagpasalamat, dadami pa yung mga blessings na dadating sa atin na ipagpapasalamat natin. So yan po ang unang mindset ko, no, ng itang entrepreneur na gusto pong magtagumpay sa lahat ng mga panahon katulad po ng ganitong pandemic. At isa lang po yung pangarap ko para sa lahat ang nandito ngayon o pati mawala dito, lalo na kung tayo po ay taga-Pareb. Dapat walang real estate brokers na broke. Ulitin ko po yun. Sana sabay-sabay nating maging pangarap yon, na kahit po sa gitna ng pandemya, dapat sa puso na isip natin, laging tatandaan, dapat walang real estate brokers na broke, kasi po we're gifted with such a very good opportunity, a very good business where we can learn a lot, we can earn so much, katulad ng mga na-discuss kanina, no, mula po din sa mga partners natin kanina na accredited natin dito sa Pareb, eh dapat po sama-sama tayong mangarap na maging matagumpay sa lahat sa gitna po ng pandemic. Kaya po ang binigay na topic sa akin, yung letter E, entrepreneurship, the key to success po, real estate sin, dahil alam po natin, tayo ay ahente, pero sabi nga natin, kung ituturing natin ang pag-ahente na isang uri ng pagninegosyo, na siya pong kumumbinsi sa akin, bakit ako napunta sa real estate selling. Ako po isang ordinaryong empleyado na umakyat sa corporate ladder. Ako po isa sa pioneering team, no, ng Pag-ibig Fund. Akala ko doon na ako magre-retire. Pero nakita kong real estate selling. Pero nung una, hindi ako masyadong entice sa real estate selling kasi corporate person ako. Pero sinabi ng nag-train sa akin doon sa Phil Estate, na yun ang aking unang kumpanya, sabi niya, real estate selling is a form of entrepreneurship. Kaya mula noon, sinapuso ko yon, sinaisip ko yon. Kaya nung magsimula akong maging ahente, hindi ko po tinuring na ahente yung sarili ko o hindi isang negosyante. Kaya ako po na-coin yung tinatawag nating salespreneurship. Inisip ko po, ito na ang aking negosyo. Kaya I have been doing it on a part-time subok basis noong 1990. Kahit ilang pong crisis ang dumaan, hindi na po ako nawala sa real estate selling. Yun nga lang po, talagang nakapag-focus ako from the start sa project selling. Ang naging key success factor na masasabi ko, kung isa-summarize ko, it's all about salespreneurship. Kaya po, inimbento ko, pinat-trademark ko, itong salespreneurship. Ano po, kaya in October last year, no, in the middle of the pandemic, nabigay sa atin yung trademark ng salespreneurship na ngayon in-introduce ko siya sa lahat, hindi lang sa real estate,
kung hindi sa lahat pa ng industriya, pero siyempre nauna siyang naisip ko para sa real estate. It's a business discipline that beautifully combines creative salesmanship and innovative entrepreneurship. Isa pong panawagan ito sa lahat ng mga real estate practitioners na mula ngayon, ituring natin ang ating mga sarili na mga negosyente. Ano po? Ibig sabihin, tanda lang po natin yung dalawang keywords yan, salesmanship at saka entrepreneurship. Alam naman natin, trabaho natin, salesmanship. When you influence people to buy your product or property, you're a salesman. Pero nagkakatalo ko minsan sa entrepreneurship. Bakit may real estate brokers na broke? Bakit merong medyo dumadaing pag may ganitong problema or crisis? Baka po nagkulang lang sa entrepreneurship dahil yung malaking kita, pag napapalaki, napapalago, at magbibigay sa'yo ng financial independence, that makes you an entrepreneur and that makes you a salespreneur. Kaya nga po, anong tawag natin sa Angelo dun sa ating mga sales, ano? Sa ating mga salespreneurs? Ayan po, lahat ng nandito ngayon na may pusong ahente, ibig sabihin, gusto nating nagpukwento, gusto nating nag-share information, gusto nating tumulong, gusto nating magkumbinse sa ating kliyente, tayo po ay mga salesman. Pero kung sa pagiging salesman, para hindi naman po tayo maging broke kasi nakakalungkot, ang dami natin kasama, ng lakas bumenta, ang lakas kumita, pero pagdating ng panahon, di ba parang financially broke na hindi po natin gusto mangyari dahil napakaganda ng negosyo natin na pinagkaloob sa atin ng Diyos, no? Real estate, ang laki, ang lawak, ang gandang pagkakitaan, kinakwento kanina ni Sir Rene. Nakakainganyo, ang daming projects ng Vista, di ba? All around. Bakit hindi tayo magiging financially free? So we call, I call my agents negosyente para yung pride nandun. Di ba? Kailangan kasi yung pride when we do something, dapat may pride. Kasi ang paniwala ko, when you do something without pride, ang suggestion ko, just don't do it because it's a waste of time. So kung tayo po ay mga ahente, eh, let's be proud about it. At sa tingin ko, mas madali tayo magiging proud na ahente kung tinuturing natin yung ating mga sarili as negosyante. Professionals na tayo. I-project na lang natin siya with confidence. Ang sarap. Pag masarap yung feeling mo at proud ka sa ginagawa mo, tiyak, aasenso ka. So para po sa mga pusong ahente na nandito, dagdagan natin ang utak negosyante. Mula ngayon, tatawagin natin ating mga sarili. Pakilagay sa chatroom ngayon. Dapat, we are all proud negosyente. And everything, sabi ni Sir William kanina, sabi ni Arvin kanina, everything starts with a mindset. What your mindset is, it will lead to your action. And what your action are, is, will lead you to results. So, di ba? Process yun, M-A-R. Mindset will lead you to action. Action will lead you to result. Ang tanong na iba, sir, paano maging negosyante? Paano maging negosyente? Paano maging ano yan? Eh, simple lang. Alam na nating lahat to at nilagay ko lang siya sa sales triangle. Ito yung sinasabi nating cornerstones of salespreneurship. Tatlong bagay lang. That you should have the ability to choose a product carefully. Tinuro rin ni Chair Arvin kanina, di ba? Anong project, sinong developer? Because when you choose a product with a value, with a good track record, you've just started your salespreneurship journey. If you are able to respond to a pain point of every person, you can solve their problem, you can improve their situation, and your product has that, pwede ka na magsimula isang maging matagumpay na salespreneur. Kasi ang kailangan mo lang, yung dalawang foundations pa. And that is, of course, your ability to sell and market creatively, which I guess we are all experts, from online, offline, di ba? Basta lang sa panahon na to, dapat creative ka and relevant. Make your social media presence very valuable and unforgettable because today, in an attention economy, we're just one click away from another salesperson. So kung ordinaryong salesperson ka, kulang ka ng creativity because hindi ka salespreneur, baka makuha ng iba yung market share when in fact, nandyan ka rin naman. So ability to sell and market creatively, I will not go into details. Yung marami kanina, senior na. And at the same time, iba ginagamit na siguro. If you need more details about this, meron tayo mga sessions na pwedeng gawin. No? Of course, equally important, medyo nanineglect ito ng maraming mga sales people
kaya we end up as salespeople, not a salespreneur, because yung third kasi na component natin or cornerstone is our ability to manage our resources and finances wisely. Marami pong iba, magaling bumenta, malakas kumita, pero nag-stop na doon. Kaya nagkakaroon ng real estate brokers na broke. Dapat, as we do our selling, utak negosyante na tayo in managing our resources. At ang resources natin can start with our people, can start with our product, can start with our process so that we can, di ba, ensure profitability. So yun po yung tinatawag nating four P's. At nandyan yung money. Pag konti pa lang yung finances natin, dapat alam mo i-manage to ensure your profitability. So ito po yung tinatawag nating financial literacy na basic naman yan kahit sa bahay or kahit sa negosyo. Dapat wala po sa laki o liit ng perang hawak mo kung hindi nasa iyong abilidad o husay na i-manage whatever amount you have. And of course, the way you manage the other resources like your people and your process na binanggit na rin ng mga ibang speakers natin kanina. In short, ito lang po yung tatlong cornerstones na dapat pag-ayon-ayonin ng bawat isa sa atin so that lahat tayo ay pwedeng maging salespreneur na maging susi po doon sa goal nating lahat. Wala dapat real estate brokers na broke kung kaya nating gawin itong tatlong ito. Na alam ko, karamihan sa atin ginagawa na nilalagay lang natin sa framework niya. But I hope, starting today, yung sinabi niyo kanina, you are proud salespreneur, it will be put into action. Okay, so yan po yung cornerstone. No? Next slide, Angelo. Ipinapakita lang naman nila kung ano yung differentiation from ordinary salesman at saka sa ating salespreneurs. Maraming salamat kay past National President William. No? In the last meeting, nirearrange niya to. Ayan, kaya naging fonts para madaling tandaan. Thank you, Press William. No? So yung limang characteristic na pwede mong makita, ikaw ba'y ahente o ikaw ay negosyente? Kasi ang ahente, yun nga, pagaling bumenta, malakas kumita, pero waldas yata kung gumastos, kaya walang natitira. Ang salespreneur, katulad ng sinabi natin kanina, alam niyang i-manage yung income niya mula sa maliit, napapalaki niya hanggang nagiging financially dependent siya or financially abundant siya. Ang salesman, ang hilig niya ay kuta. Ang salespreneur, ihilig na, nagtatrabaho siya. Kaya walang duda na mas mayaman si salespreneur kesa kay salesman. So para sa kanya, opportunities are not lost. They're always passed on to people who are ready to grab those opportunities. At ang panuntunan niya sa buhay, pag salespreneur, every day is opportunity day. Ano man ang gising mo sa umaga, isipin mo agad, mindset na agad. This is another opportunity day and definitely, you will capture a lot of opportunities. Network builder, minensyo din ang mga speakers natin kanina because alam nating lahat, alam ng mga salespreneur, if you are not networking, you are not working. Kasi mahirap mag-isang magtrabaho pag may pandemic at hindi ka makalabas, wala ka ng benta. Pero kung malaki network mo, kabi-kabila, kaliwat-kanan, may dumarating na benta, hindi ka nawawala ng kita, yung mga nirecruit mo sa network mo, kumikita rin, edi ang saya kahit po merong problema. Parang walang pandemic kasi meron kang network. Of course, your network will create your net worth in the future. The size of your network will determine the volume of your net worth in the future. A salespreneur thinks big. Hindi siya na marunong mag-isip ng maliit. Palaging think big at pang long term. O nga naman, no, sa real estate, sa ganda ng real estate, sa ganda ng kitaan, kahit pandemic, why earn less when you can earn more? Why go small time when you can go big time? Wala namang limit po dito sa project selling. Basta tama yung ginagawa mo, lahat ng tips na binigay kanina ni Kate, di ba? Ni Sir William, ni Sir Arvin. Gawin lang natin lahat yon. We can always think big and long term. Pwedeng part-time nagsimula, pero ba't di na natin gawing career? Nakita natin ang daming successful na naglagay ng focus dito. They became successful. And finally,
service oriented. If you want to succeed in sales, you have to stop selling. Parang weird. Then, ibig ko lang sabihin, you have to start serving and helping your customers, the people around you, because when you focus on serving, sales will follow. Yung commission po na kinikita natin, gusto kong isipin nating lahat. Ang ibig sabihin nun, we are in co-mission with our buyers, with our sales partners, so that everyone becomes successful as far as home ownership or making our families well off, no, in the business that we are in. So dapat service. Lahat po ng masuccessful na salespeople, ang inilaki nila galing sa magandang service, kasi doon po nagsisimula yung repeat buyers, yung referrals, online, offline, at saka doon tayo nakaka-create ng mga tinatawag nating evangelists. Ang hirap yata magsimula lagi from square one ng prospecting, qualifying, briefing, di ba? Yun yung process natin. Ang sarap na laktawan yung iba kasi satisfied buyers na natuwa sa service natin, nire-refer na lang tayo. Kaya usually, closing na lang tayo. Nalalaktawan na natin yung prospecting, qualifying, briefing, tripping. Nakakatipid pa tayo sa Facebook ads kasi ang puhunan natin ay service. Wala namang bayad yun kasi trabaho talaga natin yon. At kung ang puso mo is really service-oriented, di ba ang sarap niyang gawin? When we serve a lot of people, we become happy. Tatandaan natin, when you're happy, at daling maging successful kasi inspired tayo lagi. Kung meron ka ng traits nito, congratulations, you are in for big success. Kung sa tingin mo may nagkukulang, nandito po tayo lahat sa Project Selling Committee para tulungan natin ng lahat, para balang araw maging ganito tayo lahat, because we want to really make all our brokers very successful, di ba? Walang real estate brokers na broke dapat. And the 8 P's of successful salespreneurship, let us plan purposefully. Sinabi rin kanina ni Press Sam, yung anong why mo, si Press William, know your why. Because when you know your why, it's easy to identify your what and your how. Kaya pag nagplano ka, sigurado buo yun. At yung plano mo, hindi lang siya kumpleto, masaya mo pa siyang gagawin kasi it starts with your why. So kung meron ka ng plano na may purpose, you have to start preparing for it. But pray for it, because there's a supreme guidance that we need. At pag ikaw ay nakapag-pray naman na, dapat wala ka ng duda kasi, di ba, meron ka ng guidance. Proceed positively. Despite all the negativities around you, proceed positively because you own the plan. You know everything about it. No one can question it because pinag-isipan mo na yan with your team. At kung medyo marami pa rin disruption, do not be disrupted. Be the disruption. Pursue persistently. The enemy of success is quitting. As long as you stay on track, kahit na paunti-unti, kahit with difficulty, basta nag-stay on track, there's always a chance to become successful. When you leave the track, when you quit, goodbye, success. Kaya we have to pursue persistently. So yun po, yung mga tips natin para sa mga gusto maging successful salesperson. It's open for everyone. The invitation to success is for everyone. It's up to you if you would go to this opportunity party that we are inviting you all. Meron pong kasabihan, dagdag na lang natin, that's pang close, no? Entrepreneurship is living a few years of your life like most people won't, so that you can spend the rest of your life like most people can't. Marami po yan. Sabi natin, lagay na natin yung konting difficulty and pain, short term lang yon, para ma-enjoy natin yung long term, di ba? Long term enjoyment or satisfaction. So yung iba po, ayaw nila maghirap ngayon, okay lang yon. Basta ikaw, tsagain mo, balang araw naman, darating yung time na yung ini-enjoy mo, hindi ma-enjoy ng iba. So I hope, let's remember this definition of entrepreneurship. Very inspiring, at medyo talagang pwede siya maging susi natin ng success. And finally, the final slide natin, second to the last, just dream big. Wala pong bawal mangarap ng malaki. Mangarap na tayong malaki habang di pa wala pang tax ang mangarap ng malaki. Then, based on that dream, set goals.
and start taking action, even little by little, basta may action. Ako nga paniwala ko, it's more of consistency rather than intensity. Basta consistent, one step at a time, definitely you would achieve your goals. And during these challenging times, sabi ni Mr. Press William kanina, di ba, winning should be in our birthright. Sustain na lang natin yung pagiging winners natin. In the middle of this pandemic, let's go for the big win. It's a choice that we can make. At para matandaan po natin yung big win, nilagyan ko rin siya ng acronym. Just be inspired and greedy. Pag may inspirasyon, laging masaya, madaling magtrabaho, at madaling mag-succeed. Lalo na kung tayo ay greedy. Ibig sabihin, walang pwedeng makapigil sa atin. Wala po sa sitwasyon. Laging nasa ating disposition, inspirasyon, at determinasyon. Kaya let's be greedy. Tayo lang makakagawa na yun. Yung ayaw gawin ng iba, gawin natin. Then of course, we have to work intentionally. What is your why? Saan ka papunta? Para saan yung ginagawa mo? And don't forget, we have to work notably with excellence. Hindi pwede ang pwede na. Dapat laging pwedeng-pwede ang gawa natin. Dahil marami rin tayong kakompetensya, lalo na mapili rin yung mga buyers natin. Dapat yung very impressive yung trabaho natin. Hindi pwede ang pwede na, and tatandaan natin, mediocrity only happens when we allow it. When we don't allow it, we'll always be in excellence. So ladies and gentlemen, I'm inviting everyone to be the next batch of real estate salespreneurs. Successful at that, top earning at that, even during these challenging times. Again, thank you very much. This is your master salespreneur, Mr. Billy Dominguez, mula po sa Pasig Real Estate. Thank you. Ayan. So, thank you very much. Sobrang galing!